Welcome back po sa aking vlog, mga ka-brothers. Ayan, okay, nandito na naman tayo para makapaghatid sa inyo ng mga tutorial at mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. Sasagutin lang natin yung katanungan ng ating mga followers kasi po naparami talaga nagtatanong sa atin sa aking vlog. Ngayon, sasagutin natin yung katanungan ni Ronald Kasimsiman. Ayan, ang tanong niya, bakit po yung aking airbox ng barako ko, nung binuksan ko yung pom, may langis. Ayan. Paano ba linisin ang airbox ng barako to? Sana po ma-vlog nyo po ito. Thanks. God bless always. Ayan ang katanungan ni Ronald Kasimsiman. Ngayon, sa pagsasabay-sabay na po natin, mga brothers, yung ibang katanungan ng ating mga followers, yung katanungan naman ni Mario Peñano, ang tanong niya, 1.5 litro ang langis sa barako na nilalagay ko, okay lang ba? Ayan. Ngayon, yung katanungan naman ni Dian Dave, yung sa Kawasaki barako ko, yung pom niya sa air cleaner o airbox, basa po ng langis, normal po ba yon? Ngayon, yung katanungan naman ni Limwell Samoy, Kuya, bakit po may pumapasok na langis sa aking air filter ng motor ko, basa po siya ng oil? Ayan. Meron pa pong nagtanong, yung natural po bang medyo basa ang pom ng air filter ko? Bago lang po ang barako ko, 1 month old. Ayan po yung katanungan ng ating mga followers. Ayan. Sasagutin natin lahat yan, mga brother, sabay-sabay na po yan. Ngayon, kasi po may mga iba naniniwala sila, paniniwala nila, yung ating langis sa ating airbox ay nakakasama daw sa ating makina. Ayan, mga brothers. Ngayon, talaga ba nakasasama o nakakabuti? Ayan. Pero bago natin sagutin yan, mga brothers, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, huwag niyo po sana ang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindit niyo po yung notification bell button. Piliin niyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga video. At saka po, pakipasalam po yung aking bagong Facebook page, yung Mariano Brothers Moto TV. Okay, mga ka-brothers, simulan na po natin. Babaklasin natin itong side cover at saka po yung ating takip sa airbox. Babaklasin natin para may paliwanag po sa ating mga followers yung kanilang mga katanungan tungkol nga po dito sa langis ng ating airbox. Ayan. Kasi po may mga paniniwala sila na yung doon langis sa ating airbox ay nakakasama sa ating makina. Ayan. Shoutout muna tayo, mga ka-brothers. Shoutout kay Mama TV. Shoutout kay Mayang Vlogs. Shoutout kay Tong Beats TV. Shoutout kay SMS Winsworth. Shoutout kay Kabarako Motor PH. Shoutout kay RRJ Random Tutorial. Shoutout kay Relosa TV. Shoutout kay Multiwork TV. Shoutout kay Lorenzo Dapitan Jr. ng Ilocos. Shoutout kay Jubando Jorolan ng Tagpostoda 1 number 052. Shoutout kay Gerson Escota. Shoutout kay Dan Katanyag Family ng San Jose del Monte, Bulacan. At saka shoutout sa Santa Ana Family ng Santa Maria, Bulacan. Yan, marami tayong kaibigan dyan sa Santa Maria, Bulacan. Shoutout kay No One ng Santa Cruz, Porac. Shoutout kay Aga Cesar Vlog. Shoutout kay Bacolod Driver Vlog. Shoutout kay Rodel Bacolbas ng Tarape, Node, Toda, Novaliches. Shoutout kay Joseph Malto ng Valenzuela. Shoutout kay Joy Bicar ng Davao City. Shoutout kay Lek Briones ng Ilocos Norte. Ayan, mga ka-brothers, shoutout sa inyo lahat. Mabuhay po kayo lahat. Ayan, mga ka-brothers, ayan. Kung mapapasin nyo po, meron siyang konting langis. Ayan. Ayan po, mga ka-brothers, oh. Sana kita sa camera. Ito man. Lapit natin yung video, mga brothers, para makita nyo. Yan. Ayan, mga brothers, kung mapapasin nyo po, meron siyang langis dito po sa bandang ibaba. Ayan o. Ito, kung mapapasin nyo po, ito po ay pinagsamang alagkabok at saka oil ng ating nanggagaling sa breeder ito. Ito po yung breeder niya, mga ka-brothers. Galing po ito dito sa ating makina ng ating sasakyan, ng ating motor. Particular nga po dito sa ating topic ngayon, dito sa barako. Pero ito po, pwede po nyo pong i-apply ito sa lahat ng motor.
itong ating topic ngayon. Ito kung mapapansin niyo po, itong langis niya, meron siyang langis na malapot na parang konting-konting puti. Ayan. Ayan po, mga brothers, pinagsama po yung alikabok at saka oil. Ngayon, bakit po may oil to? Ayan. Ayan, mga brothers. Ito po kasi, mga brothers, ito, kung mapapansin niyo itong lugar na to. Ito, kung mapapansin niyo po, nakabuko dito eh. Ito po, nakabuko dito sa mismong airbox. Isinama lang ito sa bandang ibaba. Ngayon, ito po ay galing dito sa ating breeder. Ito kung mapapansin nyo ito. Breeder po ito. Galing po ito dito sa ating sa camshaft sprocket cover. Ayan, doon po galing itong ating hose na to, itong breeder. Ngayon, pag ang makina po ninyo ng inyong sasakyan, ang dapat po dito, lalo na po dito sa Barako, ang nasa service manual po kasi nito, mga brothers, pagka magpapalit ka ng oil filter, dapat ang ilagay mong langis ay 1.2. Ngayon, pag hindi po kayong papalit ng oil filter, ang lalagay nyo lang 1.1. Pero ang capacity po talaga ng langis nitong ating Barako ay 1.4 sa kanyang kabuuan. Ngayon, ang nangyayari po kasi sa ating mga kaibigan natin na gumagamit ng Barako, lalo na dito sa katanungan ni Mario Peñano, ang sabi niya, isang kalatin dito ang langis sa Barako, nilagay ko, okay lang ba yun? Yan, masyado po kasing marami yung isang kalate. Kasi po ang nakalagay sa service manual, 1.4 kung totally dry. Eh, nangyayari po kasi, pag nag-change oil kayo, siyempre po, hindi naman po lahat na alis lahat sa makina eh. May naiiwan pa rin po doon eh. Tapos sasalpakan nyo pa ngayon ng 1.5, edi sobrang dami na. Saan niya dadalhin? Kaya ang gagawin ngayon ni makina, meron siyang breeder. May breeder siya. Ito po yung breeder. Ito po, tumutulong sa atin para maalagaan yung ating makina. Hindi po nakakasama yan. Nakakabuti po yan. Pagka hindi nyo nilagyan ng ganyan, ng breeder, ay ang mangyayari po sa makina nyo, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng leak sa mga oil seal. Pag walang breeder yan, pag nakasarado yan, magkakaroon po siya ng leak sa ating mga oil seal. Ayan, magsisimula na maputukan yun, yung ating o-ring, hahanap siya ng lalabasan ng langis. E ngayon, niligyan po ng breeder kasi po double purpose po ito eh. Ito po ay pahingahan ng ating makina, yung kanyang hinga. Para po dumutulong para lumamig. Ngayon, pag sobrang daming langis nyo, sinalpakan nyo na 1.5, ayan, kaya katulad ni Mario Peñano, sinalpakan doon nyo na isang latin dito. Ang mangyari, ang gagawin ni makina, ang gagawin niya, ilalabas niya yung sobra, dito niya ilalagay. Ngayon, ang gagawin niyo naman, palibahat nakaseparate na itong lugar na to, lilinisin nyo siya. Yan ang trabaho nyo, linisin. Huwag nyo pababayaan. Lilinisin nyo siya, para po, huwag matambak dito yung oil na nilalagay nyo po rito. Bali tinatapon din nyo rin dito eh. Ayan, yan po ang kagandahan itong ating breeder. Pag naglagay kayo ng sobrang langis, dadalhin nyo rin dito. Kaya sayang lang. Kaya gawin yun, sumunod po kayo sa service manual. Kung bibili po kayo ng motor, nakalagay naman po doon yung kanyang engine oil capacity. 1.1, pagka magpapalit po kayo ng... Pag hindi kayo magpapalit ng oil filter, 1.1. Pag magpapalit kayo ng oil filter, 1.2. Eh kasi karamihan sa ating mga hindi nila alam yan, ang nilalagay nila sa kalahating litro. Kaya sobrang dami. Kaya ang nangyayari, ibinubuga niya rin sa erbita, isinasama niya. Ngayon, yun lang ba nagiging dahilan kaya nagkaroon langis to? O halimbawa naman mga brothers, nilagay niyo exact oil. Exactong oil mga brothers. 1.1 o kaya 1.2. May posibilidad pa magkaroon ng langis dito? Mayroon din pong posibilidad mga brothers. Kasi po ito, breeder nga po ito eh. Pag ang makina ninyo sobrang bugbog sa biyahe, sobrang bugbog, siyempre po yung kanyang init sa loob, sa sumusobrang init sa sobrang bugbog niya, at paano, nagkakaroon po siya ng evaporation o vapor dito po sa ating air, sa ating breeder hose, kaya bubuga rin siya, sumasama po siya dun sa hangin, nagiging breeder, nagiging vapor niya dito po sa atin, kaya naglalabas, pero hindi po siya ganun kadami, konti lang. Pagka maraming langis ito, marami kayong niligay sa makina. Ayan po ang purpose nitong ating breeder mga brothers, kaya hindi po nakakasama yan.
Yan. Yan po yung aking paliwanag kay Mario Peñano. Dapat po ang lalagyan niyo lang is 1.2 kung magpapalit kayo ng oil filter. Kung hindi naman 1.1. Ngayon, ang sagot ko naman dito kay Limwell Samoy. Bakit po may papasok lang sa air filter? Dito. Ito po yung air filter natin, mga brothers. Basa po siya ng oil. Ngayon, yun namang isa. Natural po bang basa ang foam ng air filter? Ito. Kung natural daw bang basa? Ito namang sagot din naman si Dian Dave. Yung Kawasaki Barako ko, foam, air cleaner, airbox. Basa po ng langis. Normal po ba yun? Ayan, mga brothers. At saka yung tanong ni Ronald Kasmusiman, binuksan doon niya itong foam, basa ng langis. Ayan. Alam niyo po, mga brothers, ang ating element dito, ito po yung element niya, air filter element. Ito po talaga ay basa po talaga ng langis ito. Bago ilagay dito ni Kawasaki o nung ni Honda, ni Kawasaki, ni kung ano mong motor yan, Suzuki, Yamaha, talaga pong ito ay nilalagyan po ng langis ito. Ayan, mga brothers. Ang langis po na nilalagay dito, mga brothers, ay SAE 30. O kaya 10W40. Ito po. Ang gagawin niyo po rito, sasabihin ko na dun sa tanong ni Ronald Kasimsiman, paano ro ba maglinis. Ang gagawin niyo rito, mga brothers, pag tinanggal niyo po ito, ayan, tatanggalin niyo po ito. Tatanggalin niyo po ito. Pag tinanggalin niyo, lalaban niyo po ito, mga brothers. Pero huwag niyo pipigay na ganun. Papaliguan niyo po ng tubig to na may tawag dito, yung panlinis na joy. Pwede rin po yung joy. Igaganin niyo lang po siya pag binabad niyo sa tubig na may joy. Pinabad niyo ganun. Pipigay niyo lang po ng ganun. Ganyan lang, mga brothers, pipigyan nyo na gano'n. Huwag nyo pong gaganunin. Pigang-piga. Mga tatlong beses, apat, lima, ganyan. Ngayon, pagka na ano nyo po, pag napiga nyo na pong gano'n, siyempre po, mawawala na po yung mga dumi at saka yung langis na dati. Ayan, mawawala na po yan. Pag nawala na po yun, mga brothers, ibibiyad nyo po sa araw, patutuyuin nyo. Pag tuyo na, lalagyan nyo po siya ng langis. Sa I-30 o kaya 10W40. Lalagyan nyo po ng langis. Pagkatapos nyo po lagyan ng langis yan, pipigayin nyo po siya ng pagganon, pigang-piga. Kailangan po, mapiga niya lahat ng langis, lumabas po dito sa ating foam. Tapos kung meron kayong damit na malinis, ilagay nyo po yung damit na malinis dito at saka nyo po pigayin na pagganon para masipsip yung damit. Ganyan po ang tamang paglinis ng ating air cleaner element, mga brothers. Yan. Yan po ang sagot ko kay Ronald Kansimsiman. Talaga pong may langis itong ating foam ng ating motor. Lahat po ng motor, ganyan po, talagang may langis po yan. Kasi po, pagka walang langis, mga brothers, pag binuksan nyo po ito, mapapasin nyo rito may alikabok. Ibig sabihin nun, mga brothers, yung foam nyo, hindi nakakasala ng alikabok. Lalo na po, pag nadaan kayo sa sobrang alikabok, ihigop siya ng hangin dito sa labas, papasok sa loob dito po. Ihigop dito yan, mga brothers. Tataka siya rito pagka walang langis to. Kaya pag binuksan nyo itong inyong airbox, nakita nyo may alikabok, ay ayusin nyo na po yung inyong air filter element, mga brothers. Ayusin nyo na po. Linisin nyo, lagyan nyo po ng langis. Tapos yung sinabi ko sa inyo, ganun po ang tamang pag-aayos nitong ating air filter. Ngayon, mga brothers, mabalik tayo dito sa ating sa breather nito, mga brothers. Ito po, mga brothers, pag mainit na po ang makina natin sa sobrang gamit, siyempre magkakaroon ng vapor dito. Konti lang po naman yun. Pagka eksakto yung inyong langis, eksakto yung nilagay yung langis, konti lang naman po yung mga brothers. Yun po, hindi po makakapekto sa ating carburetor. Kasi pag nandito na po sa loob yun, magiging fluid na siya. Magiging liquid. Magiging liquid na siya. Ngayon, hindi na po siya magkakaroon ng vapor, mga brothers. Dito lang po, kasi dito talagang napakainit itong nasa loob. Ito naman, hindi naman mainit ito para magkaroon ng vapor. Kaya po hindi naman nakaka-apekto dito sa ating carburetor. Kung mapapasin nyo, ito, tatanggalin natin. Ito, hindi naman po galing sa makina ito. Galing po ito dito sa ating foam. Yan, tanggalin natin. Kung mapapasin nyo, sisilipin natin yung kanyang carburetor. Ayan.
Ayan, mga brothers, oh, silipin nyo. May langis po ba? Wala po ng langis yan. Kaya po hindi po makakapekto kung sakali. Hindi po makakapekto yung langis dito. Dito sa atin, kaya nga po nilagay ng division, oh, nakahalang siya. Oh. Nilagay siya ng division para yung langis dito, hindi papasok dito. At saka hindi talaga papasok kasi hindi naman, magkakaroon ng vapor dito dahil sarado na. Pagdating dito, magiging liquid na siya. Ayan. Hindi siya magiging magkakaroon ng vapor. Kasi pag kung ito, napakainit nito, ito, kung bakal ito, tapos napakainit pa, pwede. Eh hindi naman po, plastic po ito eh. Kaya hindi papasok dito. Kasi yung paliliwanag na iba, papasok daw dito. Pupunta daw si Eric Lee, pupunta raw dito sa ano. Pupunta raw dito. Yung paliliwanag kasi na iba, yun daw langis dito, kaya raw nababasa ito. Eh dahil dito, napupunta lahat dito. Tapos papasok pa sa carburetor. Susunod yung combustion chamber. Kaya daw yung ating combustion chamber ay napakarami yung carbon. Hindi po ganun, mga brothers. Ayan. Sana po nakatulong ito sa inyo, mga brothers. Hanggang dito na lang. At maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat, mga brothers.